Good morning mga kabakbak. So umaga ko ngayon, alas 6. So ang gagawin ko ngayon mga kabakbak is inuutosan ako ng aking missis na kunin yung order na ube na gagamitin namin dun sa aming ube cheese pandesal at saka dun sa order din ng mga kapatid niya na manggagaling pa ng Antipolo para kunin dito. So dun tayo sa shortcut dadaan. Bali ang destinasyon ko ngayon mga kabakbak is dito sa may papuntang San Pablo pero sa Kalawan. Ang daan natin is dito sa shortcut. So medyo may mga banking road. So tetestingin natin itong isang camera na nasa likod ko kung maganda ba. So mabakbak tayo mga kabakbak. Magagamit na rin natin yung ating anti-fog na dinagay natin sa ating visor. So testingin ko talagang malino na, malamig pa naman yan. So yung hininga ko is medyo mainit, so wala ko na moisture sa aking visor. So effective itong ating habit ng 100 pesos lang na anti-fog. So hindi lang bump. Dali na dito kasi yung gamit pang ulan kasi nga biglang naulan din kahit na medyo sobrang araw sa umaga tapos mamayang hapon o kaya biglang uulan. So mabuti na yung handa tayo mga kabakbak, iwasan natin magkasakit. So dito ang daan natin, imbis na dumaretso tayo ng panagkarlan eh dito tayo dadaan para shortcut. Ngayon mga saka ito mga kabakbak, yung pinalit kong chin mount yung sa mount ng aking camera eh, mas komportable na ako ngayon, hindi na ako nag-aalangan na maputol pa ulit yung mount at kasi ito talagang dikit na dikit dito sa may helmet, wala na akong problemahin, wala akong alalahanin, saka stable siya, steady siya. Saka kita ko na ngayon kung nagre-record yung aking camera kasi nakikita ko yung ilaw kung nag-beeping kasi dun sa una kong ano is medyo hindi ko siya makita kasi medyo mababa. So ito okay na to. Oo, yung GoPro Hero natin mas okay talaga yon pagka yun ang pinalit natin dito. So excited na ako dun sa bibiling kong aking camera para subukan natin sa mga rides natin. So itong aking Dragon Touch na Vision 4 is gagawin kong second camera ko or ilalagay ko dun sa helmet ng asawa ko pagka magkasama kami, pagka meron kami na pupuntahan. Pero ang maganda nyan is gagawin ko na muna tong second camera. Ayan, yung nakikita nyo ngayon na second camera ko na nasa likod, ayan, is SD cam, yan yung SD cam ko. So itong pakana na to, diretso ng pabarangay Bangka-Bangka. Ang labas niyan ay dun sa may amin din. Dun nga lang sa may kantong gilid sa bahay na. Ito medyo may lubak dito. Daan tayo dito. Meron kayo dito. Kaya may sinabugan. So itong daan na to is nalaman ko itong shortcut na to is dahil lang din kila Lloyd kay Damon. Ayan, so nagpunta kasi ako nung ano, hindi ko alam itong daan na to. So ngayon alam ko na, dito na ako dadaan para mas mabilis. So ayan, ito na yung labas. Labas nito is papunta na tayo ng Kalawan. Itong daan na to, pag dinaretso kasi dito sa kaliwang to is mapunta ng nagkarlan din. So mahababang daan na yan. Magandang daan dyan is may paki at may pababa. Ayan, puntahan dito ng mga nababa.
Ube Halaya, Regina. So, hindi na tayo malapit. Nararamdaman ko na ako sa inyo. Nagdadaan na tayo. Ano? Barangay San Mateo. So, ito na. Barangay San Mateo na tayo. So, hanapin natin yung saan din yung local. Ayun, ito. Rise the mirror, Ube Halaya. Ayan, dito. Good morning po. Ako po yung ano, ni Angel. Apo. Ayan. So, ito, madami pala ditong ano, tindahan ng Ube Halaya. Ay, oh, dami dati. Oo, halos lahat pala rito, ano. Alright. So, ayan, ito yung, kayo po yung nagagawa ng ube nyo? Yan ang nag-ube. Ah, si kuya po. Kayo po ang talagang gumagawa. Okay, ang gumagawa si... Ah, si kuya. Ayan. Oh, ano yung tikman? Ah, meron pala ang pre-taste. Eh, ayan, may mga pre-taste pa. Ayan, ito. Tatanggal ko na helmet. Tanggal yung ating helmet natin. Ano may ibigay ako ng angel? Ano po yan? Ito. Ito po yung bayan. Yan. Puto po. Tutong. Ah, tutong po. Ay, salamat po. Ay. Sarap. Yummy. Hindi siya ganun katamis, mga kabakbak. Ayun. Ito na yung ating order. Teka lang, kunin ko lang po yung pantali ha. Ah, malaki-laki pala ang aking dala eh. Okay. Sobrang bit. Dito kaya, kasya po kaya dito. Tingnan mo na lang sa ating... Tingnan po natin kung kasya. Para hindi ako masyadong... Ayun, kasya naman po pala eh. Ay, mas okay po dyan. Mas safe. Saka pag ano yun, baka pag liko-liko ko eh. Na. Ayan po, ano po ba ito? Ay, maraming salamat po. Sa loob ko na lang po ilalagay. Ay, may bag naman nga pala. Alin po? Hindi po, bali yung kapatid niya po ay uuwi rin po ulit kasi nag-aano rin po yun sa Antipolo at nag-bake-bake na din po ng ano, ube cheese pandesal. Kaya madami po kong umorder. Yun yung kasama niya dati? Opo, yun po. Ano pong pangalan ninyo? Flor. Flor po, Ma'am Flor. Ayan, kay Ma'am Flor, order kayo mga kabakbak dyan. Kaya si sir, ang nagluluto, kayo po yung nagluluto, ano? Peace bomb na lang po tayo at wala, bawal po ngayon ang mag-chicken. So ayan, sa mga nanonood po sa vlog ko, ayan. Kasi po nagbablog po ako eh. So ayan mga kabakbak, Ube Halaya dito sa San Mateo. San Pablo na po ito, ano? Yung San Pablo po, ayan. So marami dito ano, pero ito, the best to. Dito kasi na-order yung misis ko kay Ma'am Flor, ayan. So ayan, nakita nyo, 36 pesos. Sa iba, pagka bumili na kayo, mga 50 pesos na yata ang isa po nito. Sa ibang lugar po, 40, 45, gano'n. So dito, mas maraming order, baka may discount pa kayo kay Ma'am Flor. Ayan. So, sige po, salamat po. Salamat. Salamat. Thank you po. Sige. Susunod po ulit. Marami naman po kaming ano eh. Sige po, thank you po. So ayun mga kabakbak, ito na yung ating in-order na Ube Halaya kay Ma'am Flor. Kung gusto nyo bumili ng mga sobrang daming Ube Halaya, ayan, mga gamit nyo rin sa pag uube cheese pandesal para naman talagang merong ube na laman. So ayan, kay Ma'am Flor dito sa San Mateo, San Pablo.
Marami ang titinda rito, pero ayan, para sa lahat ng presyo, 36. Siyempre, kung mas marami kayong in order, siyempre, meron siguro namang discount kay Ma'am Flor, ayan. Rhizomeris yata, Rhizomeris. Rhizomeris, ube halaya, ayan. So, uwi na tayo mga kapakpak, para uwi na itong ating in order na ube. Para makapag-gawa na rin itong asawa ko ng ating mga orders, kung may orders ngayon na ubi kispandisal, tsaka uwi rin kasi itong bayaw ko, tsaka kapatid niya, yung dalawang kapatid. Ewan ko lang ang aking biyanan itong kasama. So, meron din kasi silang order dito para dun sa kanilang ubi kispandisal din. Shoutout nga pala, Maya, sa aking M-Tank, kay Jennifer, kay Mama Carmen, kay Ate Carla, ayan, shoutout sa inyo. Na kaya shoutout din nga pala kay Tita Bubot na nagchat sa akin, happy birthday nga pala. Nagchat sa akin na hindi niya dumakita yung vlog ko, sabi ko sa YouTube, ayun, i-search niya na lang yung aking pangalan doon. Nakikita niya yun. So, nanonood na nga daw siya. So, happy birthday, Tita Bubot. Ingat ka lagi dyan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? So, meron din silang free taste doon, mga kabakbak, na binigyan ako ng free taste. Mga pag-ano ko, hindi naman siya ganun katami. Tama lang yung tamis niya, tapos sobrang ano niya, yung sobrang sarap talaga, yung parang pagkakasubo mo pala, pag ganang sabila mo, parang natutunaw ka agad yung ube. Ganun. Melt in your mouth talaga, ganun. Okay. Lambot niya. So, alas 7. Saktong alas 7 pasado, ay nagsaharing araw. Medyo ang hirap pagkaganto, meron akong dala. Siyempre, dahil trinitin na, baka mamaya malapit ng mahilog. So, napakabilis lang ng biyahe ko, mga kabakbak, kapag doon ako dumaan sa shortcut. Kasi kung dito pa ako dadaan sa kabila, eh, baka abutin ako ng isyam-syam doon. Laglag yung ating GoPro. Ay. Laglag ang ating camera. Pero ito nagre-record pa rin. Matibay, matibay ang ating camera, mga kabakbak. Laglag sa likod. Ah, naputol yung mismong ito, nawala yung mismong pinagsusuksukan. So ayun. Pero nagre-record pa rin siya, oh. So tanggalin na muna natin. Ayan, tiklip na muna natin ang ating so nasira yung ating pinagkakapitan, oh. So paano gagawin natin ngayong remedyo dito? So malalaman natin 'yan. Lagay na muna natin sa bag.
So stop recording na muna natin. So ayun, nagre-record pa oh. So stop record muna natin. Ayan, patayin na muna natin. So sa mga ano ulit, mga gustong bumili ng ubela, ayan dyan, dito sa Barangay San Mateo, San Pablo. Ayan dyan, marami dyan. Pero ang pinaka nare-recommend ko sa inyo is dito sa Rizomir's Ube Halaya, na masarap talaga. Meron silang pre-taste doon kung gusto nyo tikman muna bago kayo bumili. So syempre, hanapin nyo si Ma'am Flor. Kung ano, ayan, i-ano ko lang sa description below yung kanilang contact numbers kung gusto nyo umorder. So para yung pagkano is ipipick up nyo na lang. Ayan. So maraming maraming salamat mga kabakbak dyan. So busy ko na ngayon. Dito na muna ako dadaan sa papuntang Bangabang pa. So GCQ na nga pala ngayon. So buti na nga lang mga kabakbak, hindi ako bumili ng barrier bago mag MECQ, kasi ngayon pinapayagan na ulit ang magangkas ang mag-asawa ng walang barrier. So buti naman na pag-isipan na nitong maigi kung sino man yung papatupad, na pag-isipan na nilang maigi. Basta magkasama sa bahay, hindi na kailangan ng barrier. So ang magbabarrier lang is yung magkaangkas na hindi naman magkasama sa isang bahay. Ang kaso lang doon, ang dapat na barrier nyo is yung dinesign ng company ng angkas. Yun ang kailangan. So ewan ko lang kung ganun din ang iano dito sa ating probinsya, sa ating lugar. Pero sa Maynila, syempre talagang ganun ang kanilang guideline. So maraming maraming salamat mga kabakbak. Hanggang dito na lang ulit. Bakbak lang ng bakbak, basta safe. So shoutout kay Mama Flor na binisa namin ng ube halaya na meron pang ibinigay para sa aking misis. Ano daw yun? Tutong yata yun. So maraming maraming salamat Mama Flor. So hanggang dito na lang. Babus! Hanggang susunod ulit na video. Babus!